Ilang taon na itong ano mo, itong kariton mo? Ang anong kariton ko diyan, titinda ko sa plaza diyan, mayor pa lang si Kitlabayan. Anong taon? 1998 pa. Oh. Kailan na po kayo, Nay? Ako, ang edad ko 1955 October 27, ako na nabuhay. 69 na ako ngayon. 69? Opo, ito. Ano pong trabaho nyo ngayon, Nay? Ito lang. Sama-sama lang sa kanya. Uh-huh. Wala akong trabaho. So, fishball tapos, lang yung pinagkakakitaan nyo? Oo. Sapat naman po ba yung kinikita nyo araw-araw? Depende. Hindi pare-pareho. Pag ganyan lang ang puhunan namin, tama-tama lang sa pagkain, sa pag-ulam. Tapos, minsan, walang kita, kahit kung mahina maulan, maulan lagi bagyo, walang kita. Tapos, nalulugi pa kami, tunog pampaninda namin, kahit kung minsan walang bumibime. Ngayon, yung bahay namin, kung minsan nalalampasan ako sa pista sa pangkabayan, napapagalitan ako sa mayari, kasi pa kami nakabayad, wala kami pangbayad. Ngayon, lahat ako napapagalitan. Ngayon, yung ibaw namin, pagbabayad namin, kulang pa kami 200 sa binigay ko na 400 ngayon. Kaya nga yan, tinda namin, ganyan lang. Matagal lang po sila nagtitinda ng sana magbe-birthday na ako sa 27 ng itong October. Bigyan naman ako niyo ng tulong para man ako may cake. Cake lang ang hinihingi ko sa inyo. May contact details po ba kayo? May telephone number kayo? May GCash? Oo. Paano namin ipadadala sa inyo yung mga tulong? Para lang ang natatapos ko lang kasi pag-aaral ko po, eh hanggang grade 4 lang po talaga ako. Kaya alam niyo mo po, mahinang isip ko, saka pagsusulat, hindi ako kanong kaya ko. Kung po yung pagtinda lang ito, ako'y nangungutang ng 5-6. Kahit papano, kung may magbigay sa akin, kahit sabihin ko, hirap talaga ako. Talagang kakapit na lang talaga siguro ako sa ito sa 5-6. Kasi pag hindi ako talaga mangutang, wala akong pambibili sa pinagtitinda ko sa araw-araw sa tipulo. Magkano mo kinukuha yung paninda mo sa 5-6? Sa 5-6, inuutang ko talaga dito sa ano ko. Kapagtinda ko ay di pare-pareho, may 3,000, 5,000, 2,000. Ganun lang po. Kung kaya nang bibigyan ako sa... Magkano po nyo araw-araw dito? Sa kinikita ko po talaga sa araw-araw. Hindi naman natin sabihin na ano talaga, malaki na po yung 1,000 sa akin. Pero doon sa 1,000 yun, kasi pamimili, labas pa natin yun kasi pamimili ko rin kinabukasan yan, mantika, chicken ball, kung ano man ang gusto kong paninda. So, lahat ng pangrikado sa pagtitindahan ko, ay kung magkano matira doon, o tama lang, may pambili kami ng bigas, ulam, doon lang po lang talaga ang nakakayanan ko. So yung 1,000 na yun, sapat na yun sa isang araw? Ay kung tusin po talaga, kapus pa ako talaga roon sa 1,000 noon. Yung 1,000 na budget nyo sa pagkain, bukod pa yung gamot ng anak nyo? Oo, oh, bukod pa yun. Doon sa ano po yun, sa anak ko, na katulad yan, may sakit yung anak ko, eh nahirap po kasi kung bibilihin talaga yun namin sa ano yun, talagang bilihan ng gamot, nahirapan po ko, hindi ko kaya kasi mahal ang bawat isang tablitas noon. Ilang taon na po kayo nagtitinda ng fishball? Ano, mula ng 1994 na kami nagsimula sa pagtinda, napukot na kami mag-asawa sa pagtitinda namin kahit dati siya namumuhunan. Uh-huh. At saka nalulugi naman siya. Uh-huh. Kahit dahil... Ito yung mga sinaunang kariton eh, no? Diyan niya lang kalaki ang gusto ko talaga. Ayaw ko na masyadong malaki. Oh. Kinahirapan ako eh. Pagtulog. Para sa mga gumagawa ng kariton dyan. Yeah.
Ako po si Rita Francis. Tapos may asawa. Ang asawa nagpe-pesport. Ako po si Antonio Ababat. Nanira po dito sa Antipolo City. Ako po ay nagtitinda ng chicken ball. Ang hanap buhay ko yan lang po. Wala na akong ibang hanap buhay kundi puro chicken ball. Dahil ako yung kapos na kapos po ako sa puunan. Sana naman, sa akin pag ano, kahit pa paano, mayroon lang sana maawa sa akin. Bigyan sana ako ng kahit kunting tulong para ako idadagdag sa akin hanap buhay. Ako po ay nanawagan sa inyo, bigyan nyo sana akong kahit kunting tulong dahil ako po, nag-iisa lang talaga po, kapos talaga ako.